caps ngayon, kung nakikita nyo, no, naka-backlash yung Aerox natin. So ang gagawin ko ngayon is ipapalinis ko tong throttle body niya dun sa kaibigan kong mekaniko, at plano kong magpalit ng TPS. Gagamitin ko yung pits bike. So sa ngayon, yun lang muna yung plano kong gawin dito. Inuulit ko na walang problema yung stock na TPS ng Aerox ko. Naisipan ko lang magpalit ng pits bike dahil mas responsive daw yung kesa sa stock. 100% accurate daw yun. At mas maganda yung response niya kesa sa stocks, no. So ngayon, ipapalinis ko na rin yung throttle body. Dahil kung saan-saan lang ako nagpapagas, no, kahit minsan unleaded, minsan premium. So naisipan kong ipalinis na. So iniintay ko lang yung kaibigan kong mekaniko. Maya-maya andito na yun. A few moments later. Ito mga paps, no, natanggal na namin yung throttle body. Ayun, papakita ko sa inyo kung gaano karumi. Yan mga paps, 5,500 plus pa lang ang tinakbo ng Aerox ko. Pero yan, marumi na siya, no. So minsan nakukuha din natin yan sa gusalina na kinakarga natin sa motor natin, no, at sa mga gasoline station minsan. Depende yan sa ano, gasoline station. Ito yung mga sensor niya, no. Yung sa taas, yan yung ICS sensor. At yung sa baba, yun yung sa TPS niya. Yan ang papalitan ko, yung sa TPS niya. Ayun mga paps, no, lilinisin namin. Pero ano, tatanggalin muna namin yung sa TPS sensor niya bago namin na linisin. Sa pagtanggal pala ng TPS sensor mga paps, no, dapat meron kayong tools na star. Na yan, kagaya ng ginagamit namin. Kasi ibang klase yung tornilyo na ginamit ni Yamaha dyan, no. Meron siyang safety sa gitna yung ano niya, yung sa tornilyo. Kaya kailangan yung pantanggal nyo, merong butas sa gitna rin para pumasok at matanggal na yung mga bolt niya. Yan, natanggal na namin yung TPS. Ito yung stock TPS ng Aerox. Walang problema ito mga paps, no. Gumagana to ng maayos, no. Naisipan ko lang magpalit nung TPS na ng pits bike. Ayan, diyan, yan yung pinaglalagyan ng TPS mga paps, no. Yung kulay itim na isa, yan yung ICS niya. Yung ICS na yan mga paps, wag niyo nang gagalawin, ha. Kasi sensitive yan. Pero na lang kung alam niyo talagang gawin at meron kayong pang-diagnose na tools, no. Para hindi na pero kung hindi naman kailangan, huwag niyo nang galawin para at least maiwasan na lang. Ito yung sinasabi ko paps na pangtanggal, no. Binili pa namin 'yan dahil ayan yung bolt niya. Meron siyang ano sa gitna, oh. Kaya hindi pwedeng gamitan ng ibang tools. So yun mga paps, lilinisin namin siya ngayon. Ayan mga paps, no. I-sprayan namin siya nung ano, pang CVT cleaning din yan at pwede na sa electronics. Quick dry kasi yung ano na yan, no? Pero napakaganda niyang panglinis. Kaya makikita niyo mga paps, no, yung dumi na malalaglag. Talagang napakaitim. Ayan mga paps. Sa pagano ng throttle body, kung magdi-DIY kayo, pwede naman basta may knowledge naman kayo tungkol dyan. Ang importante lang naman, dahan-dahan at maging maingat para maiwasan na ma-damage natin yung throttle body, no? At saka lalo na yung mga sensor. Kasi yan mga paps, importanteng pinapalinisan din yan. Dahil kung sobrang dumi ng throttle body natin, nakaka-apekto yan sa performance ng engine ng mga motor, ha. O yan mga paps, dahan-dahan lang. Kung may kailangan kayong pihitin, hinay-hinay lang, huwag bibiglain at para maiwasan na ma-damage natin yung throttle body o yung pyesa na naka-attach sa throttle body. And mga paps, no, kung nakikita nyo sa may ano ng
tabo, no? Ang dumi na, ang itim. So, yun. Sa ngayon, hindi na ako nagkakarga ng unleaded. Premium na lang. Tapos, sa Shell, Caltex, or basta doon sa mga malalaking kumpanya ng gasolinahan na lang ako nagpapakarga ngayon. Kasi dati, nakakapagpa karga ako ng gasolina sa mga yung malilit lang na ano, yung mga hindi kilalang pangalan na gasolinahan. Yun. Ganyan nakarumi agad. Tapos yan, kailangan din siyang punasan ng basahan na tuyo, yung malinis. Pero yan, dahan-dahan pa rin. Kaya yan, pinagawa ko sa kaibigan ko, mekaniko, kasi syempre, mas experienced siya sa mga ganyang trabaho. Although, kaya ko din namang linisin yan, DIY, kaya ko din naman. Kaya lang, iba pa rin yung talagang mekaniko yung gagawa pagdating sa mga ganyang parts, no? Kasi kapag meron tayong nagalaw dyan na hindi naman natin pakabisado, tama yan, pagbalik natin, hindi na mandara yung motor natin at or may madamage pang iba. Basta yan, punasan nyo lang ng ano, para siguradong malinis ng gusto, loob at labas. Ayan o, kung mapansin nyo mga paps, no? Malinis na siya. Hindi na siya katulad noong kanina. Ay, papakita ko sa inyo maya-maya pagkatapos punasan yung mekaniko kung magaling. Magaling po yan mga paps, no? Halos na pagdating sa mga sniper. Talagang yun po yung specialty niya na yung mga sniper. Pero kahit saan motor, pwede naman siya. Ayan po siya. Sige. Linis pa. Mga paps, ito nga pala yung bagong TPS ng pits bike, no? Ayan, pang Aerox siya. Pwede rin siya sa Sniper 155, no? Parehas lang sila ng TPS. Ayan mga paps, na nakalagay dyan, high accuracy. Tsaka, ano, yung sa high efficiency. O accuracy, tsaka efficiency. Plug and play lang siya mga paps, no? Ayan, parehas lang sila, no? Ang pinakaiba daw niyan mga paps, yung electronic chips niya sa loob. Yung pits bike, mas parang upgraded siya. Kaya mas responsive siya. Masusubukan din natin mamaya mga paps kung paano siya mag-response, kung totoo nga ba yung minamarket ng pits bike tungkol sa TPS nila, no? Ayun mga paps, no, yung TPS natin, merong gasket yan, rubber gasket, ayan, no? So, iingatan nyo yan, baka mawala, ma-misplace nyo, or hindi nyo mapansin, malaglag, at mapunta, ayan. Malinis na siya, diba? Mas okay siya ngayon kesa sa dati. Ayun. Basta konting ingat lang. Kung may makita pang mga konting dumi, punas-punasan lang. Para at least, pag ibinalik natin, sure tayo na malinis talaga. Ayan ang TPS mga paps, no? Pits bike. So, bubuksan na ng magaling kong mekaniko. Trusted mekaniko yan mga paps, no? Pagdating sa mga masasiyalang parte ng motor ko na hindi ko or duda ako sa sarili ko na hindi ko kayang gawin, tinatawagan ko siya. Nagpapa-home service ako, no? Taga ang Las Pensi Paps sa Chester, Diwa. Maingat na mekaniko yan mga paps, no? At talagang mapagkakatiwalaan siya. Talagang hindi niya kayo hindi niya ilalagay sa alanganin yung motor niya, no? Maingat siya magtrabaho. Malinis, maingat, at talagang skilled siya, marunong siya. At kumpleto rin siya sa mga tools. Ayan mga paps yung comparison. Pares na pares lang naman sila mga paps kung titingnan nyo. Kulay lang, pero yun, kulay lang pinagkaiba niya sa appearance niya. Pero yun nga, yung sa loob niya, yung chips nung pits bike ang iba. Ayan mga paps, no, pag ilalagay, may guide dyan, kaya hindi kayo pwedeng magkamali dyan. Ayan, no? Hindi pwede yung magbaliktad. Ayan, ganyan ang pagkakalapat niya mga paps. Ayan, tapos ibabalik na yung dalawang screw. At para ma-install na natin, masusubukan din natin yan mamaya mga paps kung paano ba siya. Kung totoong responsive, mas responsive nga siya kaysa sa stock.
Siyempre, yung stock TPS, mga paps, subok ko na yun dahil yun naman ang nakalagay talaga sa Aerox ko. So, mararamdaman ko kung talagang merong upgrade nga yung ginawa ko o nagastos lang ako sa hindi worth it o worth it ba yung pagkakagastos ko. Kasi mga paps, no, binili ko yan sa Shopee, nasa 1,300 yan. Hindi pa kasama shipping piron. Ayan mga paps, no. Basta siguraduhin lang na pag in-install yung TPS o stock man o bagong TPS, siguraduhin na maigpit talaga yung tornilyo. At yung mga o-ring, may o-ring na maliit yan mga paps sa loob, siguraduhin yung nakalagay din yun para hindi magka-leak yung fuel, no. O yun mga ito mga paps, no. Install na yung paps chester yung throttle body. So hindi na namin tinanggal paps yung ano, manifold. Kasi wala kaming pang-diagnostic na tools para naman sa FI niya. Ang ano ko sana plano kung ipalinis na rin yung FI niya. Pero sa susunod na lang siguro, madali lang naman na magtanggal. Ayan mga paps, install na namin. Yes. Yan mga paps, no, laikabit na namin yung TPS sensor. Ayan, kung nakikita nyo yung kulay orange na yon, ayan yung TPS sensor na bago na ipinalit namin sa stock, no. So ngayon, na-testing na rin namin ito. Wala naman siyang engine error o error code na lumabas.
At ang maganda sa kanya is mas responsive siya ngayon, yung throttle niya mas responsive sa kaysa nung stock yung TPS niya, no. So mga paps, ang ginamit kong TPS is Pits Bike. Pero sa tingin ko kahit na ibang brand pwede siguro yan, kahit na MTRT or ibang brand. So napili ko lang yung Pits Bike na gamitin, pero hindi ito sponsored ng Pits Bike na mga paps, no. Binili ko yan ng sarili kong pera para lang masubukan ko. At yun nga, para sa akin maganda yung naging kinalabasan, no. Mas responsive nga siya kaysa sa stock na TPS. Yun mga paps, lilinisin ko na lang ito, iwawash ko dahil may mga yan, maalikabok na rin sa loob. At ayos na to. Sa tingin ko, ano naman yung court kit naman yung pinambili ko. Ayun mga paps, no, kung napansin nyo, konting galaw ko lang ng throttle niya, nagre-response na agad, no. So ayun mga paps, hanggang dito lang itong video na to. Maraming salamat sa panonood ninyo.